200 kilo ng hinihinalang botsyang nakumpiska mula sa isang grupo sa Tondo. Ang isa sa mga nahuli, aminadong hindi ito ang unang pagkakataon na napag-utusan siyang mag-deliver ng botsya. May news to go si Isay Reyes. Sa unang tingin pa lang, kita na raw ng mga taga Manila City Veterinary Inspection Board ang mga senyales na ang 200 kilong karneng ito ay botsya. Bukod sa itsura, nangangamoy ito. Slimy siya at saka nakikita na rin namin bilang meat inspector, nakikita namin doon yung mga tinatawag namin mga lesions. Indicative na yun ay galing sa isang diseased animal. Makikita natin yung mga blood clots, makikita rin natin yung mga abnormality doon sa fiber ng meat. 80 pesos up to 120 pesos, nabibenta nila yan. Kwento ng mga inspektor, habang sila ay nagroronda sa Moriones, Tondo, napansin na raw nila ang tricycle na may dalang mga sako. Doon pa lang, nagduda na sila. Sanay na raw sila sa itsura ng botsang karneng sinusubukang ipustit sa palengke. Nang parahin nila ang tricycle at hindi ito tumigil, doon na sila mas naghinala. Kasi yung pagsita lang namin na pagpapahinto, ito makmo na siya agad. Kaya doon pa lang, naghinala na kami na hindi nga maganda yung dala nila. Nung binuksan ko yung sa ibabaw, nakita ko nga baboy. Isa sa kanilang kasama ang nakatakas. Pero depensa naman ang tricycle driver at ang pasero nito, hindi raw totoo na hindi sila tumigil matapos parahin ng mga inspektor. Hindi rin daw nila alam na botsa ang kanilang mga dalang karne. Isang nagngangalang pido ang itinuturo na nag-utos na mag-deliver ng mga karne. Pagkasayo niyan, tinuturo na kasama ko kung sino naman ako, yung daan ko kung saan. Siya, siya ang nag-guide. Kaya hindi ko nga alam kung sa'yo i-deliver na wala akong alam. Kung hindi ko nadinig yung para nila, hindi ako hinto. Nadinig ko yung para nila. Kasi kung ano matulin takbo ko, ipapaspas ko, eh hinahina ko ng takbo ko eh. Kahit sinong pasayero, kayo man ang sakalagay ng mama, naghahanap buhay ko, kahit sinong pasayero, ano yun yung sasakayo. Sinabi sa akin, magangkas ka na yung tricycle, tapos buhatin mo. Pakabuhat mo, iwan mo na lang. Basta inano ko, sandan, siyempre makano ko, makabila akong bigas, tapos gaatas ng ano. Pero aminado si Malgar na hindi ito ang unang beses na siya ay napag-utusan na mag-deliver ng botsa. Dati raw ay nahuli na rin sila ng mga inspektor, pero nagkaarigluhan lang daw. Unang beses pa to na nagdala ng baboy? Ang dalawa lang po. Inergo lang. Inergo. Ah, inalergo lang. Aregyo lang. Magkano aregyo? Inergo lang po. Sila na gano'n. Basta, pag tapos na yung usapan, kung pinasakay kami uli. Paalala sa mga mamimili, mas maging mapanuri bago bumili ng karne. Sa ganitong panahon na umiinit tapos lumalamig, ang kontaminasyon, ang additional na kontaminasyon ng bakterya dyan sa ganyan, napakabilis. Magiging cause yun ng sakit sa tao na pwedeng sa umpisa, yan sa pagtatae, sa pagsusuka, pwede rin tayo magkaroon ng lagnat dyan. At kung ano man yung klase ng sakit na dala nito na hindi pa natin nadedetermine, pwedeng masalin yun sa tao. Isay Reyes, GMA News.